Good day mga bossing! Today, excited na naman kami kasi nagpakabit kami ng roof rack dito sa aming Suzuki Espresso. Hindi lang yung roof rack na pampapogi, but roof rack na pwede talaga magamit, usable, na lagyan ng gamit sa ibabaw ng aming sasakyan. At sasabihin ko na kagad yung presyo kasi marami na naman magko-comment sa comment section or mag-a-ask ng how much, magkano. Ang initial price ng roof rack kasama yung roof rail is 6,000 pesos. Nanghingi ako ng discount, tumawad ako. Bale, binigyan ako ng 200 pesos discount. 5,800 yung binayaran namin. Hindi ko nga alam na pwede palang tumawad dun eh. So, yun na. Pakita namin kung paano kinabit yung aming roof rack. Nandito kami ngayon sa Risky Car Accessories, located in Tayuman, Binongonan, Rizal. Ito yung pinakamalapit na auto shop sa amin, kaya dito kami magpapakabit. At this time, sinusukat na ni Kuya yung roof rail na ikakabit dito sa aming Suzuki Espresso. Itong roof rail na to medyo mahaba, kaya kailangan tabasan. Pero bago tabasan, kailangan sukatin muna para fit na fit dito sa ating sasakyan. Dalawang klase ng roof rack ang available dito sa auto shop na to. Yung nasa taas at ito, hammer yung tatak. Itong nasa taas, yung aero rack, yung aming ipapakabit. Bali, color black, matte black yung ikakabit sa aming Suzuki Espresso. Habang nag-aantay, napansin ko tong Innova na nakapark dito sa auto shop na to. Bali, meron din siyang roof rack. Ganyan din yung roof rack na ipapakabit natin. At same ng roof rail, nakadrill din yan. So as you can see, faded na yung color ng kanyang roof rack. So I think matagal na tong naka-install, pero looks durable pa rin. Oh. Nag-start na si Kuyang mag-assemble ng ating roof rack. Ayan. Galing pa yan sa box, brand new, bagong-bago. Matte black yung kulay at ganda niyang itsura niyan. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito yung mga auto parts, accessories na meron sila dito sa kanilang shop. Merong skid plate, merong grill, front grill, ayan. Meron pang Hilux, Ford, Avanza, iba't ibang klase ng sasakyan. Meron sila dito. Tapos na ang tabasan yung roof rail na ikakabit dito sa aming Suzuki Espresso. Ayan. Pinatong lang muna sa bubong. Kinukuha ni Kuya yung mga tornilyo. Stainless yung tornilyo na ikakabit dyan at itidrill yan sa bubong ng aming Suzuki Espresso. Yes, magbubutas kasi I wanna make sure na English yun. Gusto ko makasigurado na matibay yung roof rack, hindi matatanggal. At ito naman yung mugs na kinabit namin. Aftermarket mugs yan. Concave yung design. Palubog yung mga spokes. Tapos nakalabas din yung mugs sa body. Yan, pang off-road yung design. Tapos sa mga nagtatanong dito sa fender flare, yan po ay universal lang. Ako lang po nag-install niyan, DIY. Gumamit ako ng pandrill, pambutas at mga stainless na screw para siguradong hindi kakalawangin. Tingnan nyo naman, oh, napakapulido ng pagkakagawa ko. Parang professional. Joke lang. Pero pulido naman siya. Naglagay din ako ng rubber sealer. Ayan, para hindi makita yung mga gap. Kita nyo naman, oh. Oh, parang professional talaga yung gumawa. Isama ko na rin itong espresso emblem na nakalagay sa hood. May mga nagtatanong kasi. Yan po ay dinikit lang. DIY lang din po. Ilalagay ko na lang po yung link sa description ng video na to kung paano namin kinabit yan. Ayan. Nag-match siya doon sa kulay ng mugs namin. Ayan. So naka-offset nga yung aming mugs. Nakalabas sa body. Off-road yung design. At
Yung aming fender flare ay merong rubber sealer. Ayan. At gumamit kami ng stainless steel na mga screw to make sure na hindi kakalawangin. Pati ako, boss. Para sulit ako ba? Ayan, natapos nang i-drill ni kuya yung bubong ng aming espresso at masakit. Binutas talaga niya. Ayan na. Bali, after niyang butasan, lalagyan niya ng, ayan, sealant to make sure na hindi papasukan ng tubig. Tapos, meron pa yung rubber at saka i-screw. Ganun din yung gagawin dito sa kabilang side. Dinrill na after butasan, lalagyan ng sealant para hindi magkaroon ng water leakage. Then may rubber, tapos sa kanya i-screw. Ganito yung size ng screw na ginamit para ma-secure na hindi matatanggal yung roof rail. Stainless to, hindi rin ang kakalawangin. Papakita ko mamaya sa inyo kung gaano katibay. Ito pa yung ibang parts o ibang accessories na meron sila dito. Meron silang pang Isuzu, Toyota, meron ding pang Hilux, and Everest, baka nandyan na sa sasakyan nyo. At nagbebenta rin sila ng saging. Pag nagutom kayo, pwede kayong bubili. Ito na yung roof rack na ipapatong. Ikakabit doon sa roof rail. Ang ganda ng itsura. Matte black yung kulay niya. Ang size nito ay 38x50. Ayan na. Almost done na doon sa roof rail. And then, maya-maya lang ipapatong na tong roof rack. Naipatong na yung roof rack dito sa roof rail. Bali, sinisecure na ngayon yung crossbar. Ayan yung mga tornilyo. Kinakabit na. Malapit na siyang matapos. At excited ako ipakita sa inyo yung finish product natin. Yung ating panibagong accessory na may purpose dito kay Suzuki Espresso. Ito yung itsura niya sa front. Ayan. Papakita ko later on kung gaano katibay. Ito na ang ating installed roof rack dito sa aming Suzuki Espresso. Ayan o. Match na match yung kulay niya. Matte black. Kasi yung aming roof vinyl sticker is matte black din. Tingnan natin kung gaano katibay. Ayan o. Pagka hinahata ko siya, buong sasakyan umaalog. Secure na secure. Yan, pwede na magamit. Bali, ready na kami for car camping. Lalagyan namin ng mga boxes dyan sa ibabaw yung aming roof rack. So, ito yung itsura niya sa harap. Ayan. Match na match talaga yung kulay ng roof rack. Matte black, kasi nga matte black yung vinyl sticker ng na pinakabit namin sa roof para maging dual tone. Ayan o. Bagay na bagay siya. And again mga bossing, ang size nitong roof rack na to is 38x50. Ayan, tapos yung antenna sa harap, binend lang namin para pumasok sa ilalim at hindi sumabit. Ayan, hindi na kailangan magpalit ng antena. Saktong-sakto siya. Ayan ang aming bagong roof rack. Ready for car camping na kami. Paglalagyan namin yun ng mga gamit. Ayan. Ikot ko lang kayo. Ito na ang aming Suzuki Espresso. Excited na kami mag-car camping using this car at itong aming roof rack. Ayun na mga bossing.
ang ganda ng kinalabasan ng roof rack na nilagay dito sa aming espresso. Bumagay siya dun sa matte na roof vinyl sticker na pinakabit namin dito sa aming sasakyan. Kasi matte black din yung aming roof rack. So, matchy-matchy. Matchy-matchy sila. At sa susunod naman, kailangan natin iparehistro itong roof rack sa LTO. Mura lang naman. I-vlog na lang namin kung paano yung proseso sa pagpaparehistro ng roof rack. So, dito na namin tatapusin ang vlog na to. Bago kami magpaalam, take it away! Don't forget to like, share, and subscribe to this video. Have a good day! Bye!